Welcome to Angelo Oliveros Channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 6 na dapat mong malaman bago ka mag-umpisa sa motorcycle parts business. Bago tayo mag-umpisa sa ating topic, intro muna tayo. Anim na dapat mong malaman bago mo impusahan ang iyong motorcycle parts business. Number 1, kapital. Lahat ng iyong gagawin sa iyong business plan ay nakadepende sa iyong kapital. Kaya, importante na malaman ang iyong specific amount sa iyong kapital para magkaroon ng maayos na business plan at hindi pabago-bago ang plano. At magkaroon na rin ng smooth execution sa iyong pagsisimula ng iyong motorcycle parts business. Number 2, location. Pag alam mo na kung magkano yung amount ng iyong kapital, madali ka rin mag-decide kung saan itatayo yung motorcycle parts business mo. Pag malaki ang kapital, pwede sa mga bayan, sa mga mataong lugar, mas maganda kung malapit ka sa mga terminal ng tricycle. Kasi sila na yung maging potential customers pagka nag-start ka na. Para naman doon sa mga maliliit ang kapital, pwede rin mag-start sa bahay lang. O kaya kung meron kayong bakanteng lote, pwede kayong magtayo ng maliit na building para doon na kayo magpwesto. Kung wala naman kayong pwesto sa bahay o kaya sa mga bakanteng lote nyo, o wala kayong lote na mga gamit, pwede kayong maghanap ng mga murang pwesto. Marami naman dyan. Tsaga-tsaga lang sa paghahanap. At pagka kayo ay lumago na, nakaipon ng kapital, pwede na kayong lumipat dun sa magandang pwesto or magandang location ng yung business. Or pwede na kayong mag-branch dun sa magandang location. Number 3, alamin yung mga motorcycle and scooters brand dyan sa area ng iyong shop. Kasi bawat lugar ay may kanya-kanyang brand ng motor na ginagamit. Gaya ng South, kadalasan ginagamit dyan sa pangpasada, mga badja, ganyan. Dito naman sa North, kadalasan ginagamit mga TMX. So, iba-iba ang gamit sa mga ibang lugar. Kaya importante na alamin yung mga brand ng motor na ginagamit sa mga scooters, sa mga pampasada, para maiwasan yung pagka-stock ng pyesa sa iyong store at mas mabilis yung ikot ng pera sa iyong business. Pag alam mo na kung anong motorcycle at scooters brand ang ginagamit sa area ng iyong shop location, madali na lang maglista ng mga parts na bibilin mo kung para sa anong motor ang mga dapat mong bilhin na pyesa. Pang-apat, suppliers. Dapat meron ka at least 5 suppliers kasi ang hirap mamili ng pyesa pagka konti lang suppliers mo dahil kadalasan pag namili ka ng pyesa, di mo naman mabibili sa isang shop lahat yung bibilhin. Lalo na kung branded or may specific na brand kang hinahanap. So napakahirap mamili ng pyesa pagka konti lang yung suppliers mo. Kaya dapat meron kang maraming suppliers, at least 5 pataas. Ngayon, napakahalaga din na meron kang supplier malapit sa inyo na may bibigay din ng mura para hindi ka mamahalan. Kasi pag namili ka at konti lang yung iyong bibilhin, pwedeng dyan ka na lang sa inyong mamili. Kasi kung lalayo ka pa, mas magagastusan ka din. Maliit lang yung kita mo kasi meron kang additional cost dun sa iyong parts. Pagdating naman sa mga malalaki ang kapital, magandang mamili sa Caloocan dun sa 10th Avenue kasi dun
halos kumpleto na yung mga parts na, mabibili mo. Kasi halos andun lahat. Sa mga accessories naman, maganda mamili sa Divisoria. Kasi doon talaga pinakamurang bilihan ng mga accessories at maraming shop doon, tabi-tabi na sila. Panglima ay ang fast moving parts at parts brand. Yan, napaka-importante rin yan. Para magkaroon ka ng magandang benta, mas maraming benta, dapat alam mo yung fast moving at saka brand na gustong binibili ng mga tao. Kasi minsan, may mga namimili na yung brand na gusto nila, ayun lang ang gustong bilhin. Paano kung wala sa'yo? Eh di sayang din yung benta. Kasi customer na yon, pero dahil wala ka sa brand na yun, hindi mo siya nabenta, hindi ka nakabenta. So pagdating sa genuine parts, kailangan dapat meron ka rin. Kasi may mga tao talaga na gusto nila genuine parts. Meron naman mga iba gusto, mga class A, ganyan. So may pagpipilian yung mga tao. Lalo na sa mga masaselan, mga may pera, gusto nila talaga branded. So dapat alam mo rin kung ano yung mga brand na mabenta. Pagdating sa mga fast moving kailangan parts, kailangan mo ng assistance ng mechanic. Pwede mo itanong sa kanila yan, sa mga brand na mabenta, para mas madaling maglista at mas maganda yung sales pagka tama yung mga parts na binibili. Dun sa maliit ang kapital, fast moving lang muna ang mga bibilin para mas mabilis yung ikot ng kapital. Mas mabilis lumago yung pera nyo. Kasi kung bibili kayo kagad ng mga accessories or mga slow moving parts, baka matingga lang yung mga pyesa nyo at maliit lang yung mga benta. So mas okay na mag-concentrate muna sa fast moving parts. Doon naman sa malalaki ang kapital, ang unang priority sa pamimili ay fast moving bago magdagdag ng mga slow moving parts at saka mga accessories. So yung mga sobra lang doon sa pagbili ng fast moving parts, yun yung ibibili mo ng accessories at saka slow moving parts para mas okay yung ikot ng iyong kapital. At saka doon na rin nakadepende, no, yung ating quantity sa pagbili ng parts. Dapat sa mga malalaking kapital, yung quantity ng mga fast moving parts ay mas marami kaysa doon sa slow moving parts. Kasi mas mabilis ibenta yung mga fast moving parts, syempre. Kaya mahalaga rin yung quantity ng parts na yung binibili. Siyempre, pagka slow moving parts, konti lang yung stock mo dapat. Pang-anim ay ang tools and equipments. Pag meron kang shop, ito yung mga dapat mong bilhing mga tools and equipments. Sa mga tools, dapat meron kang complete set pang mechanical and electrical tools. Sa equipments naman, dapat meron kang compressor. Kasi ang daming gamit ng compressor, ang daming hinahanginan pagka may shop ka. So, napakalaking bagay ang ginagampanan ng compressor. Pangalawa ay vulcanizing equipments. Pero optional lang yan. Pero importante rin, meron ka para, kasi maraming napaplatan na nagmumotor at nagbabike. So, mas maganda kung meron ka na yan. Ang pangatlo ay yung tacker, yung gamit sa pang-install ng seat cover. So, kailangan talaga yan kasi marami namang nagpapa-install ng seat cover. At pang-apat ay yung battery charger. Kasi marami rin customer na
nagpapa-charge ng kanilang battery. Kasi marami ring nadi-discharge na battery. So, pag meron ka niyan, mas maganda. So, yan lang yung mga common na tools na dapat, tools and equipments na dapat meron. Quick recap sa ating topic sa vlog na ito. Anim na bagay na dapat mong malaman bago ka mag-umbisa ng motorcycle parts business. Number one, capital. Number two, shop location. Number three, motorcycle and scooters brand. Number four, suppliers. Number five, fast moving parts and parts brand. Number six, equipments and tools. Sana'y meron kayong natutunan sa vlog na ito. Kita-kita tayo ulit sa aking next vlog.